Ilang kasunduan na may kinalaman sa ekonomiya at seguridad ang inaasahang tatalakayin at nalagdaan sa back-to-back state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Indonesia at Singapore. Nakatakda ring makipagkita ang Pangulo sa mga Pilipino sa mga nasabing bansa. May ulat si Juliet Carangyan. First stop ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Indonesia sa kanyang unang state visit bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasunod nito ay ang kanyang pagbisita naman sa Singapore mula September 6 hanggang 7. Ayon sa Department of Foreign Affairs, napili ang dalawang bansa dahil mayroong aktibong ugnayan ng Pilipinas sa kanila sa iba't ibang larangan tulad ng security and defense, trade and investment at iba pa. As close neighbors and founding members of ASEAN, the Philippines enjoys active engagement with both Indonesia and Singapore in terms of myriad areas including security and defense, trade and investment, people-to-people exchanges, and more. Ayon sa DFA, ilang kasunduan ang nakatakdang lagdaan, kasama riyan ang 5-year plan of action sa pagitan ng DFA at Ministry of Foreign Affairs ng Indonesia sa usapin ng seguridad at border management. Nakatakda rin i-renew ang 1997 defense deal na nag-expire na noong 2020. Samantala, mga kasundo ang may kinalaman sa counter-terrorism at personal data protection and digitalization naman sa Singapore. Inaasahang matatalakay rin ang issue ng West Philippine Sea. There will clearly be discussions on key regional issues of mutual interest, including the West Philippine Sea or South China Sea issue, cognizant that all three countries are actually have the common goal to maintain peace and stability and prevent incidents in this particular part of the world. May mga business agreement din na inaasang malalagdaan sa Indonesia at Singapore state visits ng Pangulo. Kasama rin sa mga magiging aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagharap sa mga overseas Filipino workers sa dalawang bansa upang tiyakin na pinapangalagaan sila ng pamahalaan. Samantala, bagamat wala pang detalye, inaasahang mabubuksan sa Indonesia ang issue ng kaso ng OFW na si Mary Jane Veloso. Juliet Carangyan para sa Bayan.